Hello guys, no, magandang araw sa atin lahat at kumusta naman po tayo, no? Ayan. So this is Laking Dabaw once again, guys, and welcome back to my channel. Ayan guys, no? So this is Laking Dabaw, guys. And ayan. Nandito ho tayo ngayon sa CP Garcia Highway, guys, no? And actually, ito yung ating pinakaunang vlog update, no, in the year of 2024, guys. Ayan, no? Medyo na late ho tayo, guys, kasi pasensya na kayo. Dahil mga mid January na rin ako nakabalik ng Davao, no? And then pagdating ko dito, medyo masama ang panahon, no? Kaya hindi tayo nakapag-vlog agad. Ayan. So anyways, no, we are here in CP Garcia Highway, guys, no. Ayan. So ating unang pupuntahan ay mismo ay ito, no, yung isa sa ongoing project na ginagawa dito, no, ay itong MAA Magduod flyover. Yan ho yung nakikita nyo ho sa may harap ninyo. Ayan, no? Ayan. So ngayon, guys, pupunta tayo doon banda, no, malalapitan natin na nandito kasi tayo banda in the northeast side, guys, no. Ito yung papuntang Buhangin Panakan Airport, no. Ayan. Ayan, guys, no, kasi dito tayo mag-uumpisa dahil dito yung nakikita natin medyo malaki na ang nagagawa, guys, no. So ngayon, guys, lalapit tayo doon mismo sa project na yan. Okay, let's go, guys. Ayan, guys, no. So nandito tayo banda sa may parang pinaka embankment niya kung saan sila gagawa ng itong approach and landing, no, dito, no, na area dito sa may bandang harap nitong The Shops, no, ng Wood Lane. Ayan, guys, no, actually natapos na rin pala yung ginagawa diyan, no. Naiusod na nila itong parang kanilang signages diyan kasi dati dito yan, magkakaroon kasi ng road widening diyan, so naiusod na nila yan into inner part, no, sa yan, sa kanilang area, vicinity nila. Ayan, no. So ito, guys, this is an update for this MAA Magduod flyover, no, kasi ito nga nung last vlog natin dito, actually parang isa or dalawa pa lang na pier cap ang naigagawa dito. Ngayon parang dito na portion halos sa kompleto na, no, parang nag-iisa na lang yung pinakahuling poste yata doon or yung 2, no, sa pinaka sa papunta doon sa may pinaka crossing ang wala na lang, no, na wala pa nitong pier cap na ito, no. Ayan. So ayan, guys, no, medyo ito nga, no, sasabi ko medyo puspusan yung trabaho dito, guys, no. Mukhang kanilang this project here is actually clearly in a full swing na, no. Ayan. Medyo nawala na rin yung mga crossing lines, mga crossing na wire cables dito, no, cable wires na pag ganun-ganun dito, no. Ayan. Yan kasi yung medyo nakatagal dati, no, kaya siguro matagal nila na umpisahan yung paglalagay ng pier cap. Ayan. Ayan, guys, no. Ayan. So actually this project, guys, we are expecting this project to be finished in this year, no, 2024, no. Actually it will be not 100% totally finished. Ang pinaka-expected natin diyan is magiging possible lang ito, no, by the year of this year, no, 2024. Possible nito 2025 pa talaga ang total completion nitong project na ito, no. The same way goes as the Tagum City flyover, guys, no. Until now kasi yung Tagum City flyover is still under construction.
no? Alam naman natin yung sa may bandang baba pa ng flyover na yon ay ginagawa pa rin, no? So parang ganun din ang mangyayari dito, guys, no? Magiging passable lang to in this year, pero yung mga finishing touches, like, katulad yung gagawin sa ilalim ng flyover, no, yung parang pinaka center island, and then of course the siguro yung mga widening dito, no, ayan, no? So mga by 2025 pa yan yung total completion ng project na ito, guys, no? So ngayon, guys, lalapit tayo doon banda, guys, ha? Ayan, so let's go, guys. Ito, guys, no, ayan. I don't know, no, kung kasali ba to sa bilang as a pier, no, or ito yung pinakaunang pier. Ayan. Kasi sa para sa akin, this project has a total of 10 piers, no, para sa akin, no. Kasi yun ang nabibilang ko, ito. Ito yung parang pinakaunang pier niya, eh, no. Ayan. Kahit Sunday ho ngayon, may nagtatrabaho, no. Ayan. So ayan, no? So ito yata kasi, para sa akin, ito na yung pinaka-embankment niya, no? So I think this is not, I don't know, no, kung kasali to, kung kasama to sa bilang as a pier, no? Ayan. Kasi meron iba, actually, they say this is a 12, all in all 12 piers, no? Ayan. Ayan. And actually, kasi ito yung magiging pangalawa sa pinaka mahabang flyover in Davao, no, in Mindanao, guys, no. This flyover will span as long 800 meters yata, guys, no. Ayan. Mahaba-haba rin to. Ayan. Kasi yung sa Tagum City flyover, which is currently the longest flyover in Visayas in Mindanao, na may habang mahigit isang kilometro, guys, no. Ayan. So yun, no, nakikita natin dito, they are already yung mga nakameron ng pier cap, no. Actually finish na nga, no. Ang ganda na nga nung pagkaka-finish nila sa pier cap at saka yung pinaka main pier nila, no, yung pier. Ang ganda ng pagkaka-finish ng semento. Ayan, no. So 1 2 3, no. Tatlo. 1 2 3. No, and then this one here is the embankment, no, na which is parang bago-bago lang na binuhusan, no. Ayan. So dito na yung landing and approach area, guys, no. Ayan. So itong area na ito, lalaparan pa to, guys, no. Magkakaroon ng widening dito. Ayan. No, so they will add one more lane here, no, para maging two lanes to. 2 lanes din yung paakyat, no. So all in all parang 4, no. Parang magiging ano nito, guys, lahat 8 lanes to, no. No. 4 lanes yung going to approach, para 2 lanes yung pa-approach, 2 lanes dito papunta sa baba, no. Yung sa may pinaka ano niya, yung itong driveway, itong ano niya, no, yung parang service road niya, no, papunta dito sa baba, no, papunta doon. Para kung ikaw ay kakanan papunta doon sa ano, or dito sa may pakaliwa ka ng papuntang Maa. Ayan. Ayan, guys, no. Ayan. Ang ganda ng pagkakano dito, guys, no. So yun yung expectation natin dito sa project na ito, guys, no. Probably it can be possible by late of this year, no, mga bandang siguro baka by November to December, no, dapat mahabol nila yan before Christmas time na naman, no, yung sa holiday season. So dapat possible na to, no. Ayun nga yung sabi ko sa inyo, what we will expect here, this could be possible by this year, pero hindi pa siya total completion, no, hindi pa siya total completed kasi may gagawin pa yan sila diyan sa ilalim, guys, eh, no. Ayan. So yun, no. Ayan. So abante-abante tayo, titignan natin kung kumpleto na yung pier. Kasi nung last update natin dito, guys, ginagawa yung huling pier dito na side, itong northeast side. Ito yung portion na northeast side, doon tayo sa may pupunta tayo sa may southwest direction, guys, no, yung doon sa may kabila. Doon sa kabila probably
wala pa, wala, nakikita natin dito, wala pa tong mga pier cap at saka wala pa ano. Meron lang dito, right after this pangatlong pier dito, meron nang nilagay, no, ikinabit na nag-install na sila ng yung parang panghulma nitong katulad ng ginawa dito sa pier cap na ito. Ayan, so lalapit tayo doon banda. Ayan guys, no, ayan. So ito yung sinasabi ko, oh. Naka-prepare na rin dito, nakapag-install na sila nito yung sa ano, may mga kulang na lang to para mabuhusan na rin nila yan. So actually sa kabila rin pina for preparation na rin, no. So parang I think tiga dalawa sila kada every time they will install this what do you call this, itong pier cap na ito, no. Ayan. Ayan. Alam nyo ba guys, no, I will not mention area, city lang guys, or saan, pero alam ko alam nyo to. No, maraming nakakaalam nito. Meron kasi isang project na katulad ng mga ganito guys, ng mga flyover in the Philippines, somewhere in Visayas, na nagkaroon ng problema, no. Actually it's a big project also. Sayang nga yun eh, no. Nasasayangan ako nun. So ngayon I've heard, no, that the contractor there was already out, no. I think the parang may case na yata, may kaso na yata, ano yun, dapat panagutan yun, no. Ngayon, may nabalitaan ko, you know, ang nakasalo daw ng project doon is coming from here in Davao, guys, no. Ayan, no. So alam naman natin kasi dito sa Davao ang daming flyover project na ginagawa dito, no. Katulad isa nito, no, yung of course the Tagum City flyover, no, which is the longest one. And then yung sa Santa Ana, no, yung connection pa rin siya sa Davao City Coastal Road. And then one isa ring malaking project din yung viaduct, the Mintal tuloy itong Daulas viaduct, no. Ayan, yung doon na ginagawa, no. And of course yung ginawa rin na flyover sa Panabo City, no. So yun, no, wala la akong hindi ko lang na parang nalaman kung anong name ng contractor na yon, no. Probably isa sa mga gumago kasi itong contractor na ito, rely to eh, no, di ba, sa rely to pati yung sa gumagawa sa may Ulas Viaduct, yung gumawa naman ng Tagum City flyover at yung gumagawa ng ating tulay sa mga tulay sa Davao, along Davao City Coastal Road and the viaduct there is the Ulticon Builders naman, no. Ayan parang ano, no, Ulticon, o Ulticon yata, parang Ulticon Builders. Ayan guys, ha. Ayan. So yun, no, sila ang nakakuha nun nung project na yun. So hopefully, no, magawa ng paraan ng Davaoenos na Davao contractor 'yon at para magamit na yung flyover na 'yon. Actually, dalawang flyover yung kanilang tatapusin doon at gagawa ng paraan. Ako naman, very ano naman, no, maganda naman yung mga trabaho nila dito sa Davao, no. So yung mga taga doon, huwag kayong mag-aalala. I think if you can see and manonood kayo, mapapanood yung mga ibang vlog updates, no, na mga nagawa nila dito. Kaya huwag kayo mag-worry, no. I think magagawa nila, hopefully, no, that flyover there will be passable, no. Magiging ano na siya, magagamit nyo, no. Ayan. So yun lang guys, ha. So actually this is our update for this project only, guys. Andito tayo banda sa may malapit sa may simbahan. Ito yung simbahan, ito yung isang gate nitong isa sa mga exclusive subdivisions villages here in the Davao City, guys. Ayan. So ngayon maybe, no, ito din, no, expected din natin dito, maybe anytime, no, baka makapaglagay na sila dito ng mga girders diyan, no. Ayan. So ngayon guys, lipat naman tayo doon and then mag-end na tayo for this vlog, guys. No? Lipat tayo doon sa papuntang southwest direction naman, guys. Let's go, guys.
Ayan guys, no. So nandito tayo sa may southwest direction, no. Ito yung road to going to Ulas, no. Bangkal, Ulas and Mintal, no. Ayan. So ito dito guys, actually prepared na talaga dito, no. Yung 1 2 3 4 and 5 na poste. Ayan. Dati yung last vlog natin dito guys, ginagawa pa lang yung panglima dito, no. Actually tapos ito parang binubuhusan pa lang, no. They are just starting the ano. Yun. Yun yung huling vlog natin dito guys, no. Kung naalala. So naka-prepare na rin dito guys, no. So yun na lang. Actually dito nakikita din natin dito, maliban na lang yung doon sa pinaka-crossing talaga yung cable wires na yun. Yun na lang yung problema, pero dito nawala na rin, no. Ayun. It's clear. No, dati meron to dito mga crossing na cable wires. Ayan. Ngayon nawala na rin. So ito yung latest update. So soon, no, they can start their trabahuin itong mga pier cap dito, guys. No? Yung pagpapatungan ng nitong mga girders na dito, guys, no. So yan. So that's it guys, no. That's our latest update about this project guys. This Maa Magtuod flyover guys, ha. Ayan. So ito ating babantayan dito ngayong taon na ito para ito ay hanggang sa maging passable tong project na ito guys. Okay? So that's it guys, no. Please like and share this video, no, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin guys, no. Please do so, subscribe na po kayo and hit niyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga ganitong projects na i-update natin dito sa Metro Davao, no. Sa lahat ng mga developments na nangyayari dito sa Metro Davao. Ayan guys, ha. So this is our first vlog of the year 2024 actually guys, no. About ito yung inuna natin, itong Maa Magtuod flyover. So ngayon, yung mga ating mga vlog na nagagawin muna, babalikan natin at papasyalan muna natin yung mga naiwan nating vlog, no, mga last update natin nung 2023. No, balikan lang muna natin and then we will look for the new projects that are rising here in our mga future developments na mangyayari dito naman sa Davao guys, no. Kasi parang marami-rami rin yata yung parang for preparation for this 2024 na uumpisahan na rin. Ayan guys, no, hopefully, no. Ayan. Ayan, so sa aking laging paalala sa inyo guys, no. So tayo ay mag-iingat sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa guys, ha. And kasi yung ating mga mahal sa buhay nag-aantayan sa atin hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay? So guys, ayan, thank you so much again. Thank you guys, ha, so from day one, no, for supporting me kahit hindi tayo araw-araw at regular nakakapag-vlog dahil nga sa busy rin tayo at meron tayo ibang ginagawa. Ayan, no. So thank you sa mga nananatili at sumusuporta sa akin dyan. Ayan. So guys, ha, thank you so much. God bless us all and adios.